Hello everyone, welcome to my channel, Abis Delights. In this video, we are going to make ube condensed buttercream. To start with, we're going to prepare the bowl na gagamitin natin for whipping the butter and the condensed milk. And we also need to prepare our butter, and dapat yung butter natin is room temperature, which is cold to touch but not melted. Pag pinoke nyo yung butter using your finger, dapat magkaroon siya ng indentation pero hindi dapat siya mag-slide ng dire-diretso. And we're going to beat this until it's light and fluffy. What I'm using right now is buttercup po, and buttercup is a margarine and not a butter. Kasi marami pong nagtatanong kung pwedeng gamitin yung buttercup pag gumagawa ng condensed buttercream. And yes po, pwedeng-pwede natin gamitin ang buttercup. Mas mura talaga yung buttercup compared sa butter. Pero kung meron naman kayong budget, it is always better to use butter. And once we're done beating, i-scrape po natin yung side tsaka yung ilalim para make sure na walang buo-buo. And ibibit ulit natin to hanggang sa wala ng mga buo-buo na butter or margarine. Ang ginawa ko pala sa butter bago ko siya gamitin is nilabas ko siya sa ref and iniwan ko sa kitchen for about an hour. And yung condensed milk naman na gagamitin natin is dapat na-chill nyo siya overnight. By the way guys, if it happens na nag-fail kayo while making your condensed buttercream, may video po ako nyan and you can watch it too. At this point, pwede na natin ilagay ang ating condensed milk. So, ang ginamit kong brand is Angel Condensada. But, you can use any brand of condensed milk, whatever is available. Ganito siya guys, yung condensed milk kapag na-chill nyo siya overnight, nahihirapang bumagsak yung condensed milk. So, kailangan ko siyang gamitan ng spatula para makuha ko yung condensed milk sa loob ng lata. Very important po talaga na i-chill nyo siya overnight. Pero kung nagmamadali kayo and kailangan nyo na yung condensed milk, okay na din yung 8 hours sa ref or ilagay nyo po sa freezer for around 2 hours or 3 hours maximum. And then, i-whip ulit natin to hanggang mag-combine na yung ingredients natin na yung buttercup and the condensed milk. Ang nilagay ko po muna is kalahating lata ng condensed milk. Pag na-whip na natin to and completely blended na yung butter and the condensed milk, titikman natin and magde-decide tayo kung kailangan pa natin dagdagan yung condensed milk. Tingnan nyo guys, habang hinahalo ko tong buttercream, masasabi ko na stable yung magagawa nating buttercream dito. So, para sa akin guys, dagdagan ko pa, gawin ko pang dagdag pa ako ng 1/4. So, 3/4 ng isang lata ng condensed ang nagamit ko sa recipe na to. Pero hindi po kasi tayo pare-parehas ng panlasa. Meron yung iba na tatamisan na, yung iba naman is medyo matabang sa kanila. Kaya, depende po yun sa panlasa nyo ha. Pwede namang enough na yung 1/2 cup ng condensed or make it 3/4 cup. Yung iba naman, instead of adding condensed, ay nilalagyan nila ng icing sugar para mas stable. Yung iba naman, nilalagyan nila ng shortening. Titikman ulit natin ang ating buttercream kung okay na yung kanyang lasa. And magde-decide tayo kung enough na ba yung condensed. And for me, okay na sa akin yung 3/4 cup ng condensed milk. So, ito guys, meron ako ditong icing sugar kasi ito yung ginagamit ko para maging stable. Yung iba naman, nilalagyan nila ng shortening. Since dito ko lang naman gagamitin sa bahay, so I don't need to add icing sugar. Ngayon, i-add na natin ang ating ube flavor. I added 1 teaspoon of ube flavor. Pwede nyo po itong i-adjust hanggang 2 teaspoon ng ube flavor. Pero remember na
Pag masyado ng madaming liquid ang nilalagay nyo, masisira po ang consistency ng buttercream. Kaya nga po pag naglalagay tayo ng food coloring, it's always better to use the food coloring gel instead of the liquid food color. And we're going to whip this until the ube flavor is already combined with the rest of the ingredients. And of course, don't forget to scrape the sides and the bottom to make sure that all the ingredients are mixed well. So kagaya nito, mayroon pa talaga mga natira sa sides and the bottom part. So ang gagawin ko is, imimix ko na lang siya using the spatula para hindi rin siya mga over whip, para hindi magkaroon ng mga air bubbles. Medyo maputla pa yung aking ube condensed buttercream, so I decided to add few drops of purple color para ma-enhance yung pagka-purple niya. I'll just use the spatula to mix this hanggang sa ma-blend natin ang ating food coloring sa ating buttercream. Shout out ko pala si Job Daniel Afable. Hello, Job Daniel! And now we're going to try to pipe this ube condensed buttercream. Maglalagay lang ako ng buttercream sa ating piping bag. And ipapipe natin siya. And makikita natin kung gaano ka-staple ang ating ube condensed buttercream. In storing this ube condensed buttercream, we can keep it in the fridge for 1 to 2 weeks in an airtight container. Or we can also keep it in the freezer for up to 2 months. This ube condensed buttercream is stable, pero syempre depende pa rin sa place nyo. Kung masyado namang mainit yung lugar nyo, yung humidity masyadong mataas, syempre kailangan nyo i-ref muna yung product nyo bago nyo ilabas or i-deliver. And tada! This is our ube condensed buttercream. You can also try this recipe and leave a comment below. Thank you so much for watching and please like, share, and subscribe. God bless everyone!